Hello, what's up, mananap? Mayong bungkag diay. So, natay in Max 3 version 1. Due for crankshaft replacement ni. So, bungkag talang pikas makina. Medyo madugong trabaho. So, muna yung old crankshaft. And then, this is the new crankshaft stock lang. Kaya mahal man tong jack up. So, stock lang ta. Pero, loading ni in Max ni kaya naka 63mm. Ang black ani. Pati ang piston, then ang atong idle gear is from GBT also, kay since loaded dali kay mapudpud tong stock lang. So mo ni siya, ito na siyang limpiuhan, huga-huga pa ito na siyang limpiuhan, gasolina, pati dire yung aping pansakto yung crankshaft. So ang ato ang kuhan di ay head, so ato ni siya ang gipa kuhan nan dire itong carb cleaner decarb na to. Kung tawag ko ba singaw niya itong kinay karon, okay na light na din na kasi itong, so humula na ito rin ha. And piston hugaw mo na later ito po na ang i-decarbonize, maybe ultrasonic cleaning talita. Alright, so kaning crankshaft demo ni siya yung murag kasing-kasing sa itong makinas motor. So isa sa mga pinakakapoy trabaho nung mo'y madaot kay gawas nga mag overhaul major gini siya pikaso ni mong makina isig kaaping sa imong crankcase okay. So update lang ko later, and by the way ako i-show you later pod kung sa nganong rason ka ilista ang crankshaft kay nanay mga lustrate o iyang mga spline worn out na kayo, medyo banha na siya andar kay iyang bearing, side bearing na siya eh libaong na na siya kango feel mo compared sa smooth pa kayang brand new. Alright. Alright guys, nalipihon na nato yung crankcase. Kaming po ang gasolina. So later, ato na siya ibalik. Ito na siyang bluey rag hangin. And then, so ato ipakita ang ayang stock nga sigunyal or crankshaft. So may rason nga ilista. Basically, makita inyo nung murag ikagid na. Yung spline sa nung daot na doon. Kaya siya nakibol ni. Kaya nalustrid ba na din. Taghantag mga DIY na nga huwa magsilbi. So, ito pakita guys nga alingugmug po ni siya magandar. Sakit imong ulo paminaw, so di mo mailhan gyud og di mo bungkago ng makina. So mo ni siya bindex awon ni mo na nagi cheple, so igandar niya especially pag low RPM mo palak-palak na magbanda-banda mo na kinahanglan imo ni siya pug-on og maayo dire mo hang tangan mo siya washer dire sa backplate or mo puga siya dito maayo. Pero bisan pa man makita gyud nato nga dako nagplay yang spline. So muni ang stock crankshaft. Muni ang brand new. So dito atong bindex. Puga ug makita nimo nga halos walay play. Way tingog, way kango. So nice. Definitely anda na hilom na ni siya. Di na ka mabuang og diagnose. Kay daghan kay moving parts ang internal nga makina. So smile gyud nga ablihan. And ato pug maglimpyo gani ha. Nakakuha itong mga metal shavings debris sa sulod sa crankcase. So, probably gikan to sa napudpud nga idle gear. Alright, so buhuo na ito, hinahinay para mapanda na ito niyang gabi. Siya, before na ito siya isold sa crankcase guys, pansang ato niya siya ang punluhag o weldaan. Tirisan. Bearing binayang journal. Alright, so isuod ni nato. Importante kaya guys, dapat limpyo dito ato ang kamot. Ay, hugaw. Alright, shot na siya. Smooth na. Ato na siyang butangan direct liquid gasket sa kilid o ipasok na to ang pikas sa aping sad. Okay? Okay guys, natao na nato yung pikas pisik ka aping, so magugot na tas mga bolt niya. Butangan na po niya o maker. Alright guys, nahugot na nato mga bolt sa kilid at suway tuyok ang yung sigunyal. Okay, alright, smooth as butter. Nice. Okay, sabot.
So, balik na itong taon yung black o yung head. So, ito na ibalik ang yung timing chain. Itang ito na siya sa Cummings bracket. Then, chin guide. Na siya allen din, ilock na siya din. Saktong hugot lang guys, saktong niwi. Then, napanay siya yung isang lahat niya. Para sa ubos. Saktong hugot. Okay, so pwede na ito itawad yung Bendix drive idle gear. Alright, then chain guide po dito sa ubos. Alright, ato na itawad ang yung piston guys, 63mm. Ato na sana decarbonized, so limpyo na. So at the same time, wala na na po ni siya Giri fish engine na tabisag. Atong tuyo is ang crankshaft. So, tuot na ito ni pin. Alright, ano yan kuan? Then, atong tangag lock. Okay? Alright guys, nataon na natong black na GBT 63mm. Na-decarbonize na po na ang piston. So, limpyo na kayo. So, refresh at the same time yung nahitabo na ito. Ito lang yung ginisan pa yun para mulapat niya ang copper gasket niya cylinder. So, ito na ilock guys. Ayan, head. 28mm atong torque ani. Alright. Then, katong duha ka. It's allen. 5. Kani. Duha ani. Dire. So, okay na ni. Alright guys. So, na-timing na nato ang iyang camshaft. Magneto side and direct timing na. So what we're gonna do next is bulb flush. 15 intake, 20 ang exhaust since naka power cam ta as usual. Alright, this one 15. So ang luag ra siya, ngayon hugot ra sad, so adjust na to na. Alright guys, so nabalik na to tanan yang cover, bulb cover, water pump, BBE actuator. Hindi rin, balik na sa dato ang crankcase dire sa Bendix drive niya. And then, cover sa magneto, okay na sa dire. So, salpak na lang ni sa motor and then, paandaron. So, update ang talita. And ato apong manual tensioner. Naka manual tensioner, okay na sa na-adjust na sa dato. Alright. 1 hour later. Alright guys, final update sa itong Inmax na gilisan o crankshaft. And same time, refresh na lang po. So okay na, natawad na itong pag-delay. Walay leaks. Walay aso. Okay na kandat. O walay check engine. Thank you.